dumako ho tayo mga kababayan dito sa susunod nating topic. Ano ho? Oh. Stall-in. Oh, di ba? Ngayon, madami na pong nagsusumigaw mga kababayan, ilabas ang stall-in, no? Ni Attorney Harry Roque, mga bossing. Paano ba naman eh, no? Kung ikaw malig sa pogo, oh. Ano sisigaw ng taong bayan diyan? Ilang hindi lang isang beses, ha? Hindi lang tsamba ho yung pagkakalink mga bosses. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong beses na link yung pangalan o nasangkot yung Roque. Una ho, yung pagkakakita nung dokumento nila nung kanyang taga-injection, ang pogi nung taga-injection ni ano Roque. Ano ho? May diabetes ho kasi si Roque. Oh. Kaya kailangan ni De La Serna na sumama sa kanya kahit sa labas ng bansa. Eh mag-i-inject ho, hindi na, eh, kayo na ho ang bahala. Kasi ang diabetes naman ho, merong ini-inject, eh baka sa wet packs i-inject ho. Kababay. Hindi, di ba meron namang ini-injection na sa wet packs? Hindi nga lang doon sa butas, doon sa pinaka-pisngi. Oh. Pwedeng doon, o pwede naman na oral ho, mga kababayan. Tatlong beses nasangkot. Una, ano po yung una, mga bossing? Yung dokumento na nagsasabi na kailangan magkasama sila ni AR De La Serna sa labas ng bansa o kung saan man pumunta para sa ganon, eh, kung may mangyari sa kanya, mga bossing, tumaas yung kanyang diabetes, o, oh, eh, nandun agad si De La Serna. Ayan, yan yung unang dokumento. Pangalawang dokumento, mga bossing, mga bank account ni Roque, nandun din ho sa Pogo. Di ho ba? O. Oh. Pangatlo, ano, eto naman. Eto naman ho. Bibigyan ko kayo ng update dyan, mga kababayan. Ha? Doon sa dalawang nahuli na nasa Oblo, o nasa loob ng bahay ni Harry Roque, mga bossing. Bibigyan ko kayo ng update dyan sa pangatlong topic natin ho. Pero, nagsusumigaw ho ang taong bayan ngayon maglabas ng salen si Attorney Harry Roque. Malaman lang ba talaga, oh, kung saan galing yung mga kanya, yung kanyang mga pundar, etc. po. Di ho ba? Sabi ni Blowfish 64, la, ano talaga ni Roque si De La Serna? Insulin? Eh baka taga-turok ho ng insulin. No, taga-inject ho ng insulin si De La Serna. Eh mukhang may kakayahan naman po yung ano, supernatural. Di ho ba? Eh ako kung sakali na ganun mangyari, syempre ang isasama ko kundi yung mga kaanak ko. Di ba? Mas safe yata ako doon sa mga kaanak ko. Eh, siguro si Roque, nandun yung happiness niya kay De La Serna. Mga kababayan. Kaya, yun ang kasama niya. No? Oh. Paano po yan? Attorney Harry Roque, taong bayan po ang sumisigaw. Na magpakita ka daw ng ano mo, ng salen mo. No? Kung tama ba. Oh, yung mga ari-arian, yung mga naipundar mo, yung mga kaperahan mo, doon sa kinikita mo lang. Baka sumosobra daw ho kasi. Diba sabi ni Ed Harry, no more hearing, kasuhan at arestuhin na si Roque. Tiyak na magtatago at tatakas din yan. Eh mukhang siguro akala niya mga bossing, akala niya ho, kayang-kaya niyang lusutan. Di ho ba? Napapansin natin talagang yung hearing niya, pinapaikot niya lang, oh. Oh, corporation, ayan pong bahay na yan. Eh, hindi ho pag-aari o hindi pag-aari ng isang Harry Roque. Tapos may mga vlog na nakikita po, mga bossing. Sino ba yun? Yung nanay ni ano? Yung nanay ni Daniel Padilla? Si Nadja yata? O may vlog sila dun? Pati papakita ko sa inyo, mga kababayan. Papakita ko sa inyo ha, yung itinatangging bahay po
ni Harry Roque, tapos doon sila nagbablog. Saan ba yun? Saan ba yun? Oh. Nakalimutan ko, may nag-send sa akin nun eh. Hindi ko makakita dito. Pero tignan nyo po yung vlog. Noong nanay ni Daniel Padilla, mga bossing, nandoon yung si Harry Roque, may cooking-cooking pa po. Isip natin, bakit kaya ano, ayaw o hindi ipinangalan ni dating spokesperson Harry Roque yung bahay niya doon sa Benguet. Ano, bakit sa corporation pinangalan? Tapos ang corporation yata, eh sila-sila din. Sino yung kasama sa corporation? Sino yung nagpalis? O, yung nagpalis, eh yung misis niya, ang pumirma, di ba? Sila-sila din po ang nagpapa-upa. Kaya, dyan po nabubuo sa isipan ng taong bayan, ha? Mukhang kailangan yata i-check natin o ipakita, no, ni spokes, dating spokes, ang kanyang salin, mga kababayan. Sabi ni Paolo Saison, oh, gabi dyan sa Cayman, ha? Tama naman, pag-aari ng corporation yan, pero ang may-ari din ng corporation ay si Roque din. Oh. Kaya nga, yun yung pinagtataka natin. Sila-sila din naman. Bakit hindi pa ipinangalan sa Roque? Di ba? Ay, Carla... O hindi yata doon. Baka mali ako. Baka hindi doon. No? Pero mamaya ipapakita ko ho sa inyo yung bahay ho, no? Na doon mismo sila nagbablog. Mga kababayan, saglit lang. Nandito yun eh. Alam ko talagang nandito yun eh. Ito na. Hmm. Ayan, hindi ko makita. Ayan, oh. Oh. Sino ba to? Ayan, oh. Oh, yung bahay sa Pines View. May mukbang-mukbang pa. Diba? Anong channel ito? Tingnan niya natin. Cooking with Secretary Harry Roque. Oh. Nadia Montenegro. Ayan. Ayan, oh. 3 years ago, magkukuking pa. O, ito yung bahay yata mismo. Mga kababayan. O, oh, ha? Sabi ni Sir Ed Harry, mga baboy, pinaglololoko nyo ang taong bayan, ang kakapal ninyo. Ayan. Anyway po, mga kababayan, since nabanggit naman natin, no, na wanted sa Interpol, yung isa po, doon sa nasa oblo ng bahay ni Roque, mga kababayan, nako, wanted pala sa Interpol. Bakit dyan, no? Nasa loob ng bahay ni Harry Roque. At ang palabas ni Roque, eh, pinapaupahan sa kanya. Pinapaupahan sa kanila. O, eto ho ha, mga boss. Balita ho sa Radyo Pilipinas. Tataka ka na lang eh, no? Grabe naman yung coincidence na nangyayari sa buhay ni Roque. Coincidence lang na nasa loob yung mga papeles nila de la Serna. O, yung papeles na pupunta ng abroad. O, di ba? Yung mga bank account ni Roque. Coincidence lang din po yun. At eto naman, yung Chinese, o kung anumang nationality yan, wanted ng Interpol, coincident din na nasa loob ng bahay